Tapos si Papa lang lagi yun nandun, yung stepfather ko. Tapos never niya sa akin pinaramdam na hindi niya ako anak. Pag may mga kaibigan siya dyan, ah, ito yung panganay na anak ko. Ganon. Sinasabi niya lagi na ako yung panganay niyang anak. Hindi ko naramdaman na wala akong papa dahil sa kanya kasi pinuno niya lahat yung pagmamahal na yun, yung para wala akong question sa bakit hindi ako makaramdam ng love ng father, yung ganyan. Hindi, hindi niya pinaramdam sa akin, never niya pinaramdam sa akin yung ganung bagay. Tapos syempre ako, ma-showy ako sa kanya ng pag I love you, yung ganun naman. Kay mama ko hindi. Kasi parang si mama kasi laging wala. Both parents ko kasi pulis eh. So, parang laging wala sila. Tapos si Papa yung nagtuturo sa akin magluto. Yung parang mas close ako, isipin niya, hindi ko na nga siya kadugo, pero siya yung kaklose ko. Siya yung naging father ko. Tapos pag, halimbawa yung nag-may modeling ako, yung mga photoshoot, siya yung parang number one talagang proud na proud sa akin. Like, inaano niya ako na, ah, kaya mo yan. Tapos sabi niya, paano kaya ate kung mag-artista ka, ganyan? Paano ate kung maganito ka, supportado kita, papag-drive kita lagi, ganun si Papa. Pag may pageant ako, kahit duty siya sa police, hindi siya nakawala ng time. Siya lagi yung kasama ko. Tapos, hindi, syempre, hindi niya kalain, di ba, pag may pageant, lalaki magbibitbit ng mga tarpaulin, mag-cheer sa'yo. Ganun yung Papa ko. Ganun siya. Ganun siya. Tapos minsan, kasi kami ni Mama, di ba hindi nga kami close ni Mama, minsan nangangatwiran ako, hindi kami magkasundo. Tapos si Papa, lagi niyan sinasabi sa akin na, huwag ganyan ate, huwag ganyan kasi Mama mo yan. Parang, inaano niya ako na huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa mama mo kasi nahihirapan din yan. Yung ganun. Tapos nakikita ko din naman si mama yung minsan yung nakikita ko siya sa isang gilid na alam kong pagod na siya. Parang nagbaligtad sila eh. Si papa yung naging mama. Si mama yung naging papa. Ganun. Kasi halos kami magkakapatid. Pinaka-close namin si papa. Tapos, may one time kasi na ano, parang sumama yung loob niya sa akin. Hindi naman sumama na parang nagalit yung gan. Parang syempre alam ko, ramdam ko naman sumama yung loob niya. Kasi ayaw niya akong mag-boyfriend. Ayaw niya akong mag-boyfriend. Parang pinoprotektahan niya lang ako kasi syempre babae. Eh ganun. Eh nung time na yun, parang hindi ba ako sumunod sa payo niya. Tapos hindi niya ako kinakausap. Yung doon pala mas masakit. Pag hindi ka kinakausap ng tao, mas nararamdaman mo yung galit sa'yo ng tao. Tapos, pag minsan kasi kami din tinuturuan ako na ito mag-inom eh. Para kasi syempre, alam ko daw pag lumaki ako, hindi ako mababastos. Alam ko kung hanggang saan lang yung limitasyon ko pag umiinom. Ganun bagay. Tapos nagkagantuan kami, kinikwento niya sa akin na, yun nga yung binata daw siya, loko-loko nga daw siya, yung babaero, mga ganyan. Tapos itong tato, ito yung tao na hinding-hindi sinaktan yung puso ko. Siya yung tao yun. Proud na proud ako sa kanya. Totoo. Alam nyo, kilala siya as siya yung papa ko talaga. Kasi pinopose ko to, yung parang ito yung lalaki hindi mananakit sa akin, ito yung lalaki. Iiyak ako, pero yung iyak na yun, sa saya, hindi sa lungkot, ganun. Tapos mahal ko siya sobra kasi hindi lahat ng papa ganun eh, hindi lahat ng stepfather ganun eh, diba? Napakaswerte ko kasi siya yung naging papa ko. At the same time,
Hindi ako kinakabahan ako kasi syempre frontliner sila, nasa labas sila. Parang ngayon lang ako bumabawi sa kanila, kulang pinaparamdam lahat na ganun yung weight ko is yung parang, hindi ko naman sinasabi na parang wala kaming kaya yung mga ganyang bagay. Nabibigay naman nila, pero syempre nakikita ko din naman na nahihirapan din sila, delikado yung trabaho nila. Kaya parang gusto ko makagraduate kasi gusto ko makiyat sa stage na ihatid nila ako na naka-uniform sila. Tapos sabi ko pa nga, gusto ko pag nakagraduate ako ng college, siya yung mag-ano sa akin kasi goal ko na magkaroon ng medal. Kaya parang pinag-iigyan ko yung pag-aaral ko, pagpapadyant ko, lahat binabalas ko para lang ma-proud na proud sila. Kasi gusto ko, pag tumanda sila, alam mo yun, sa mga apo-apo nila, sabi nila, yun, papakita nila yung diploma ko. Yung ganong bagay. Kasi, kahit nga anong mangyari, diba, yan yung bagay na hindi mananakaw sa'yo. Kahit tumanda ka, dala-dala mo yan eh. Yung pag may pinag-aralan kayong may diploma ka eh. Tapos, yun yung parang gusto kong iregalo ko sa kanila. Yung makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, ayun nga, yung siyang may pangarap ni, ito, yung PBB. Siya yung number one na may pangarap nito para sa akin. Pangarap niya to para sa akin. Kaya parang, inspiration ko talaga sila, yung family ko. Lalo na si Papa kasi, lagi niya sinasabi sa akin na malayo daw yung mararating ko. Na, supportahan niya ako kahit na, alam niyo, naglo-loan sila sa mga sweldo nila para lang masuportahan ako sa mga bagay na ginagawa ko. Tapos minsan ayokong hindi na rin ako masaya minsan sa pagpapadyan kasi gusto ko din naman na mag-explore sa ibang bagay. Si Papa lagi niya sinasabi na, sige, kahit ano, susuportahan ka namin. Gusto mo mag-ganito, mag-ganyan, suportahan ka namin. Tapos, itong taong to, napakabuti niya, sobra. Lahat ng pamangkin niya sa probinsya, di ba? Ganun, pag sa probinsya nila sa Mindanao. Nandito kasi, dito kami nakatira sa Manila eh. Lahat ng kamag-anak niya, siya ang kukup-kup sa bahay ipapatirin. Kaya parang kapag tinatanong niya ko ilan tao sa bahay namin, 11, pero bahay pa lang yun. Buong compound kami. Siya yung nagkukup-kup. Tapos kahit alam niyang walang-wala na kami, nagbibigay siya. Kasi sabi niya, lagi sinasabi na merong mas may kailangan yan kesa sa atin. Laging ganun. Laging ganun si Papa. Parang ayaw niya na hindi mag-share sa ibang tao. Napaka matulungin itong tao na to. Siya yung tipong kaibigan na tinatakbuhan ng lahat. Tapos marunong talaga siyang makisama sa lahat ng tao. Ultimo nga yung mga ibang candidates na kalaban ko, ka-close niya lahat. Yung mga girls. Kasi parang inaano din niya, parang anak.